Ayan, hello po mga kalingap. Kumusta? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. So, nababasa nyo na po mismo yung topic natin. Wow, Edo, kinilig sa mga tanong ni Erica. Sobrang hot naman ni Erica. So, bago po ako magsimula, hinay-hinay po tayo sa mga magko-comments dyan. Lalong-lalo na po sa mga lolas, aunties, mamas, at saka sa mga kaitad ko na 20. Yung iba dito, grabe kong makapag-comment. Akala mo, no, wala nang ginawang maganda ang isang tao sa isang pagkakamali ay nahusgahan ka. So totoo po yung kasabihan, dahil kahit na napakarami mo nang ginawang kabutihan, halos ginawa mo na ang lahat, pero hindi po na-appreciate dahil sa maling desisyon, hindi po maling desisyon. Dahil nag-give way para sa sariling kasiyahan, no, sa mga beneficiaries po nila. Although hindi ko naman po nila lahat, it's up sa inyo kung ano po yung sasabihin nyo or mami-misinterpret po kayo. So bagkos, wag po tayong magsisihan. Wala pong dapat sisihin. Bagkos, ipanalangin po natin ang kagalingan ng isang tao. Wag po tayong magmumura kasi magbabounce po yan sa inyo. Kung hindi man po magbabounce sa inyo, sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, kung ano yung ginawa nyo sa isang tao, nagmura kayo sa isang tao, yun din po ang babalik sa'yo. Correct me if I'm wrong. So, yun na nga po, no? Sobrang hot nga ba itong si Erica? Yes naman siguro. Sa kita po nila, Kalingap Rab, Dr. Love, Kalingap Edu, yes naman. No, kasi wala po akong kaalam-alam dito. At syempre, sa mga beneficiary nila, Kalingap Rab, hangang-hanga po ako sa kahirapan po nila. Paano po sila nakakasurvive sa pang-araw-araw po nila, lalong-lalo na po sa mga gusto makapagtapos sa pag-aaral. Lalong-lalo po si Erica na kapaghinto sa pag-aaral, nagtrabaho para makatulong sa kanyang lolo, lola, sa mamas, kapatid po niya. So, ganun po yung sakripisyo po nila. No, yes, sa una ay mailap nga po itong si Kuya Eds. No, mahirap pong kuhanin ni Erica ang kanyang loob. At dumating na din po sa punto na si Erica ay humingi po ng tawad. Medyo naiiyak na po siya, naaapektuhan na din po siya sa pangbabasa sa kanya, especially si Kalingap Edo. Ano kasi si Kalingap Edo or si Kuya Eds ang nasisisi nga po dito sa mga nangyayari. So wala po tayong dapat sisihin. Bagkos, ipanalangin po natin ang kagalingan ng isang tao. Iwasan po natin magsalita ng ikakasakit ng kapwa po natin, lalong-lalo na po sa may mga edad dyan, although hindi ko naman po nilalaat at hindi ko naman po hinuhusgahan kayong lahat. Bagkos, huwag po tayo manghusga din po sa kapwa natin para hindi din po tayo husgahan. Diba, ganun din po yun. Kita naman po natin ano na medyo magkahawig din po sila at kung saan saya si Kuya Eds, doon po tayo syempre. Support po tayo. No, same po dyan sa mga nanays dyan, no, kung hindi po sila supportive sa mapapangasawa ng anak nila. Syempre, yung number one na maapektuhan dito, yung anak nila. Ano kasi, maguguluhan siya kung sino yung pipiliin niya, yung anak, yung magulang ba niya o yung mapapangasawa niya. So, mahirap po. Ano, hindi pa naman po mag-aasawa si Kuya Eds. My God, napaka-advance naman po natin. Ano? So, patuloy po natin supportahan ang buong team Kalingap.